Magsitayo po ang lahat. Mapuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Masiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa webis tayo ng pang-anim na linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa mga naapektuhan dahil sa lindol ng Syria at ng Turkiya. At isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo higit na sa Ukraine. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos na ating tanggapin ang Mesiyas na noon pa man sa lumang tipan ay pinapahayag na at ngayon sa ating Ebanghelyo nagpahayag San Pedro ng ating Panginoong Hesus Nazareno ay siyang Mesiyas ang hinirang ng Diyos upang magligtas sa lahat. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi tumatanggap sa Kanya ng tunay o dili kaya hindi nabubuhay ayon sa Kanyang mga turo at ng Kanyang mga salita at dahil sa ating mga pagkukulang tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kanang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalata ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng mga gumagapang sa lupa at ang mga isda. At lahat ng mga ito'y ilalagay ko sa inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisa ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa kalarawan ng Diyos na dakila. Magkakaroon nga kayo ng maraming anak upang kalata nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na ang inyong magiging mga anak, gayon din ang lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito'y masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang bahang gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawan ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumadatal. Ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak na sa iyong lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon o Puon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo po ang lahat. Oh, hallelujah, hallelujah,
Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ng anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga iskriba at ipapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kahit niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid ko ni Kristo, purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng ika-anim na linggo ng karaniwang panahon. At ngayon ang ating pong pagnilaylayan, ang katubusan ng tao na hatid ng Mesiyas ng ating Poong Jesus Nazareno ang Kristo. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis Kapitulo 9, versiyo 1 hanggang 13, ay nasimula na ang panibagong buhay ni Noe at ang kanyang pamilya na sila yung magsimula ng isang panibagong yugto na kung saan ang iniligtas na tao ay magsimula sa nilinis na tao na magkaroon ng panibagong buhay na mayroong kapayapaan at kasaganaan sapagkat sila na pinili ng Diyos ay maghatid ng panibagong sibol at bagong yugto ng kasaysayan na ang Diyos ay nagligtas sa kanila. Kaya po sa ating Salmo 101, lagi po tayong minamanmanan, lagi tayong kinakalinga at kinakandili ng Diyos. Sapagkat ayon pa sa versikulo 20 ng Salmo 101, mula sa kanyang luklukan, ang lahat ay minamasdan ng Diyos. Kaya dumating sa atin ang pinangako niyang tagapagligtas ang Kristo. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, versyo 27 hanggang 33,
Ang ating Panginoong Hesus ay napunta sa bayan ng Cesarea Filipo at tinanong niya kung sino siya. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapiluso, Presumensiti hanggang at 33, sinasabi ni San Pedro sa versikulo 29, kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Marcos, ikaw ay ang Kristo. Tingnan po natin itong Kristo o Christos sa Koinokona Griego, na ito ay isang salin nagmula sa lumang tipan sa pinangako na Mesiyah, na sa ating salita ay Mesiyas. Ang salitang Kristos ay makikita po natin sa bagong tipan ng 529 kabisis sa New Testament, na ang pinakamarami nito ay sa sulat ni San Pablo na mayroong 339, samantala kay sa Ebanghelyo ni San Juan ay 19 lang na bisis at 17 lang sa kay San Mateo at 12 kay Lucas, at sa Ebanghelyo ni San Marcos ay 7 lang. Pero wala po ito sa pangatlong sulat ni San Juan. Kailangang tingnan natin ito sa konteksto ng kasaysayan, sa konteksto ng geografiya, sa konteksto ng sosyo-kultural, at higit sa lahat sa pangrelihiyon na pagtingin. Una, ang historical na konteksto po dito, ang mga tao matapos noong nagkaroon sila ng pamahala ng mga hukom, ay nagkaroon sila ng monarkiya. At sa monarkiya ni Saulo, hindi gaanong maganda, pero sa panahon ni Haring David at ni Solomon, nagkaroon ng golden age o era ng kanilang pag-uunlad at ng kanilang kapayapaan, sapagkat naugnay ang 12 na tribo na maging isang bansa, at dahil dito nagkaroon ng kasaganaan. Pero pagkatapos nito ay nahati sa bayan ng Israel sa norte at sa Judea sa ibaba, na kung saan sinakop sila ng iba't ibang mga makapangyarihan gaya ng mga Assyrians, Babylonians, Persians, Griego, at sa panahon ng ating Panginoon sa dambuhalang imperyo ng mga Romano. At dahil dito, ang kanilang pagnanais ayon pa sa kasaysayan ng isang Kristo, siya ang tagapagligtas na isang maghahari, na isang bayani. Kaya pinagsabihan siya ni Pedro, nagalit naman ang ating Panginoon sapagkat tinuturing ngayon na siya ay kalaban, dahil ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ng panibagong paningin ng tinatawag na Kristo. Kristo ayon sa pagtingin na iba, dahil ang Kristo ay isang Kristo na naghihirap, at dahil doon kinakailangan ang pagtingin nito na siya ay Panginoon na tagapagligtas. Kaya kung atin pong tingnan ang ating konteksto, ay nagkaroon din ng isang panibagong sosyo-kultural na konteksto, na lahat ng tao gusto nilang ibalik sa kasaganaan at kapayapaan ng Israel. Kailangan nila ang isang Mesiyah, o sa salitang Griego ay Kristos, ibig sabihin nabigyan ng langis at hinirang. At dahil dito, hindi katanggap-tanggap nila ng ating Panginoon ay magkaroon ng paghihirap. Dahil maikumpara natin halimbawa sa isang basketball team
na napakaganda ang laro. Tapos, mayroong isa na napakagandang player. At siya ay magkaroon ng physical injury. Ay di hindi na manalo. Parang ganun ang pagtingin nila sa isang Kristo na kung saan siya yung tagapagligtas, pagkatapos siya pala ay huliin ng mga iskriba at papatayin. Hindi po katanggap-tanggap sa ganyang pamaraan. Kaya tinuturo ng ating Panginoon na siya ay mabuhay muli. Isang panibagong buhay na kung saan ipapahayag na ang Kristo ay siya yung magtupad sa sinasabi ni Propeta Isaias, Kapitulo 61, verse 1 hanggang 2, na siya yung magpahayag ng isang mabuting balita para sa mga dukha at mga mahirap. At dahil dito, siya ay magbigay ng pag-asa sapagkat sa panahon ng okupasyon ng Roman Empire, ang mga dukha at mga mahirap, gaya sa ating panahon ngayon, ay siyang nakaranas ng kahirapan. At siya ay maghatid ng panibagong paningin sa mga bulag upang yung mga bulag physically ay makakita na at yung mga psychological at social na mga bulag, ibig sabihin yung nagbulag-bulagan lang, ay makakita ng katotohanan na totoong kalagayan at sila'y kikilos at magkaisa upang kanilang buklurin ang panibagong bayan. At ang mga pilay ay makalakad na, napilay sila dahil sa mga pang-aapi, sila'y makalakad na dahil sila'y magkakaisa at magkaroon ng isang solido na pagkakaisa na sa kanilang pagkakaisa, sila ay magtayo ng panibagong lungsod ng Panginoon. At dahil dito, ang Kristo ay magkaroon ng isang panibagong larawan na kung saan ang Diyos na siyang laging nagligtas sa tao, na kahit nagpasya ang tao ng kasalanan, ayon pa sa Genesis Kapitulo 3, siya ay isang taga pagligtas ng na kung saan sa pamagitan ng Panginoong Hesus Nazareno na siya ang Kristos, siya ang Mesiyas. Lahat tayo, hindi lang ang mga Hudyo, ay magkaroon ngayon ng kaligtasan. Ito ang religious meaning, ang pangreliyon na kahulugan na ang Kristo ay hindi lang sa isang bayan o sa isang grupo ng tao. Ang Kristo ay para sa lahat. At dahil dito siya ang para sa lahat sa atin, kailangan nating iugnay ang ating sarili sa Kanya. Sapagkat siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating buhay, siya ang magdala sa atin ng buhay na ganap at ikasya siya, hindi lang na kaligtasan tayo'y magiging ampon na anak ng Diyos. At dahil dito, tagapagmana ng kalangitan, tagapagmana ng buhay ng hanggan, sa kapiling sa ating Panginoong Diyos at mga banal. At siya ang Kristo na para sa atin hinirang upang tayo magkaroon ng buhay. Sapagkat sa mata ng Diyos, hindi po tinitingnan gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Bagkus ang ating pagbabago at ang ating pananalig at ang ating panampalataya sa Diyos na hindi tayo pabayaan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa ating pagtitipon upang ipagdiriwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may panalig sa Diyos Ama at hilingin ang Kanyang awa. Atin pong itutugon, Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay.
ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming cross. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway pagtalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ng lumos, magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Ikalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at inadarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi, ang mga banal na kapiling ng mong lagi at ang iyong paggiliw at pagkandili. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri na walang hupay sa iyo, nang walang hupay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu ang banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kainin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Tususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at putuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na malabirhin Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalubahan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
Isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Inaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na muupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Kayong mga naugnay, sumita ng live streaming sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating Yehoshua Kristos, ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ay siyang pinadala upang tayo'y iligtas. Tayo na nabinyagan sa kanyang pangalan, naging Kristiyano, na ibig sabihin, ipahayag rin natin ang pagiging kagaya ni Kristo sa ating kapwa. May kabutihang loob, may pagpahalaga sa iba, at mayroong paggalang sa karapatan ng bawat isa. At ang pagpalapit sa bawat isa sa Diyos.
Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisan nito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ay ngibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtagayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.